nangyari? Nananggini po ako. Tungkol saan? Lahat po tayo, pwedeng kausapin si bro. Kaya lang po yung iba, masyadong abala. Kayo po, may oras po ba kayo sa kanya? Bakit po parang hindi kayo naniniwala sa kanya? Eh bakit naman ako maniniwala sa kanya? Nararamdaman ko po, naniniwala po kayo sa kanya dati. Magkakagulo muli, sabi ni bro. Pero kaya natin pigilan ang pangyayari. Hindi kalikasan may gawa, kundi tao. Magkakagulo sa prinsipyo! Dahil sa sinabi mo, Rico, maring dumanak ang dugo. Natapos ko na po yung huling mission ko kay bro. Anong mission? Nailigtas ko na po si Santino. Nakita ko po sa panaginip ko. Mamatay po si Santino. Santino! Yung mga alagad ni Rico nandun sa kapila. Naghahanda para sumugod sa munisipyo. Kailangan kong iligtas si Rico. Ano mga kasama? Para kay Rico. Para kay bro. Laban! 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 Hindi po ako alis dito at hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi po talaga si bro nakakausap ni Rico. Mapapahamak po kayong lahat. Mario! Fathers, hanggang dyan lang po kayo. Mario, ano nang nangyari? Si Happy po. Inosensya ng mga preso at armado sila. Ano daw kailangan nila? Gusto nila makatakas mga fathers. Umihingi sila ng limang helicopter na maglilipad sa kanila palayo dito sa bagong pag-asa. Mukhang desperado na sila, Mario. Father Anthony, bakit hindi niyo po subukan kausapin sila? Baka makinig sila sa inyo. Sige po, Father. Mga kapatid, si Father Anthony ito. Nakikiusap kami kung ano man yung mga problema niyo. Baka pwede natin pag-usapan. Father, magsasayang ka lang ng laway. Hindi namin kailangan ng serum mo. Wala na ba kami mapapala dyan eh. Tingnan nyo kami. Wala nang patutunguhan ang buhay namin. Ibigay mo ang hinihingi namin. Kung hindi, patay itong si Ebe. Delegado po ang mga taong ganyan. Nawalan sila ng pag-asa sa buhay. Handa makipagpatayan at pumatay ang mga yan. Mga fathers, bakit kayo hindi nyo ipakausap sa mga bata? Kay Rico, o kaya kay Santino? Hello, Zelda. Mario, buti na lang nakontak din kita. Si Rico inutusan niya yung mga tao dito na sumugod dyan sa munisipyo. Ano? Mario, may nakita na naman si Rico sa panaginip niya. Nakita niyang mamamatay daw si Santino. Mga kapatid, inaatlangan tayo ni Santino. Gusto niyang suwayin natin si bro. At huwag natin paniwalaan ang ating propetang si Rico. Papayag ba tayo? Hindi! Anong gagawin natin sa mga hindi nananampalataya kay Rico? Anong gagawin natin sa hindi naniniwala kay bro? Anong gagawin natin sa mga tao humahadlang sa ating kaligtasan? Turuan ang lansya! Fathers, ano lang nangyayari? Bakit? Bakit pinaalis ni Mario yung mga pulis niya? Eh, andito yung gulo, di ba? Paraan. Mario, saan nagpunta yung mga pulis mo? May kailangan silang respondehan, mga fathers. Teka muna. Ibig mo sabihin, meron pang ibang nangyayaring kaguluhan bukod sa gulo dito? Mario, parang may gusto kang sabihin kanina. Ano yun? Sir, dyan na lang. Kailangan kong pigilan ni Dante ang mga taong gusto sumugod dito. Dahil sa utos ni Rico. Ano naman? Isa namang mensahe mula dyan sa tinatawag niyang bro? Kailangan daw pong iligtas si Santino. May nakita na naman daw si Rico. Ha? Teka, anong nakita ni Rico kay Santino?
nakita niyang mamamatay si Santino. Ano? Santino! Santay dito! Di po ako alis dito. Kahit ano pong gawin niyo sa akin, di po ako alis dito hanggang di ko'y nakikinig. Kung hindi marunong makinig, talagang gusto mong masaktan, ha? Wag po! Nakita ni Rico na namatay si Santino? Opo, Father. Tulad po ng mga tragedyang napaliginipan ni Rico na nangyari dito sa Bagong Pag-asa. Kailangan ko puntahan si Santino, mga Fathers. Kailangan ko siguraduhin na ligtas yung bata. Tara na sa monasteryo. Sige, sige. Ibaba mo ang bata! Bata! Okay lang ba kayo? Ano ba kasi ginagawa mo rito? Ayaw mo na magaling sila sa'yo, Santino, di ba? Kasi po, akala namin nandito sa Rico. O sige, dito lang kayo, ha. Huwag kayong maalis. Hakabulin ko lang sila. Alfred Grace, kailangan kong puntahan sa Rico. Kailangan ko siyang makausap. Si Rico lang nakakaintindi sa kanila. Sige! Rico, saan ka pupunta? Shhh! Huwag ka maingay. Kailangan ko sabihin kay Santino ang panaginip ko. Kailangan ko makasigurong ligtas siya. Magagalit sa'yo sila, Lola. Sabi nila, huwag ka nalalabas, di ba? Sandali lang ako. Kakausapin ko lang si Santino. Huwag mo akong susumbong, ha? Rico, sandali lang! Eh, bakit hindi niyo binantayan yung bata? Eh, sorry po, Father. Eh, kanina, andun lang siya eh. Tapos, bigla na lang nawala eh. Hello? Hello, Father Anthony. Nandiyan po ba si Santino? Eh, nawawala nga siya eh. Nakita niyo ba? Sa kapilya po ni Rico. Kasama niyo yung dalawang kaibigan niya. Iniwan ko lang saglit eh. Pagbalik ko, wala na. Natakasan na nga po kami ng mga hinahabol namin. Natakasan pa kami ng mga bata. Eh, ano raw ginagawa nila ron? Hinahanap nila si Rico. Father, sandali po. Ayun po yung hinahabol namin. Kasama ka! Hello, Dante! Hello, Dante! Father, anong sabi ni Dante? Nasaan daw si Santino? Eh, hinahanap raw si Rico eh. Sandali. Hindi kaya nakin na Rico? Doon sa bahay ni Doña Anita? Tara, Father, puntahan natin. Santino, sila Rico! Diyo kay Rico! Santino, papunta na kami sa inyo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ako din, Rico. Yung mga tao, kailangan mong pigilan na huwag sumugod doon sa munisipyo. Kailangan nilang gawin yun, Santino. Yun ang huling misyon niya sa akin. Sabi niya, pag nagawa ko daw yun, ililigtas ka daw niya. Kailangan kitang iligtas, Santino. Ano? Iniligtas mo si Santino? Bakit? Mapapahamak ba siya? Oo, napaniginipan ko. May mangyayari sa'yo, Santino. Nakita ko, mamamatay ka. Totoo, Santino. Nakita ko, namatay ko sa panaginip ko. Pero sabi ni Bro, ililigtas ka daw niya. Pag sinunod ko yung utos niya, Rico, maniwala ka. Hindi si Bro nakakausap mo. Tsaka hindi totoo yung naririnig mo. Baka mapahamak yung mga tao. Sila ang mamamatay pag hindi mo sila pinigilan. Sila lang makikinig sa'yo. Hindi ko pwedeng gawin yun, Santino. Hindi ko pwedeng hayaan may mangyayaring masama sa'yo. Walang mangyayari sa'kin, Rico. Kung ayaw mo maniwala, basta, susubukan ko silang pigilan. Sige! Hinigasa ko ni Santino! Zelda, sigurado ka bang hindi nagpunta dito si Santino? Hindi nga po, Father. Kahit si Rico, hindi rin namin alam kung nasaan. Si Joy wala rin ho sa kwarto niya. Hindi kaya magkakasama sila? Saan kaya nagpunta yung mga yon? Parang alam ko na, Fathers. Kung saan ang gulo,
Sigurado doon pupunta si Santino. Eh, ano pang ginagawa natin dito? Tayo na sa munisipyo. Sige, Zelda. Mauna na kami. Stella. Nakabahan na ako, Jomar. Hanggang ngayon, wala pa rin hinihingi natin. Pinaglulong nun yata tayo yung Mario na yan, eh. Kalagan yan! Ganito! Hoy, mga bata! Buksan yan! Tanggalin yan! Ganito! Tayo! Banjo! Ganito! Tayo! Ganito! Hoy! Mario! Nasaan ang helicopter na hinihingi namin? Ano na? Jomar, konting panahon pa. Hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Wala na kaming panahon! Mario! Naiinip na kami! Meron ka nalang 2 oras. Kung hindi, paglalamayan tong si Jepe! Ha? Sara nyo nga yan! Sara! Gapusuli yan! Walang personalan, ha? Sensya ka na, Brad. Tawag lang pangangailangan, eh. Maintindihan ko, Joma. Pero itong tandaan, pag nakatakas ako dito, at sisiguraduhin ko sa'yo yung makakatakas ako, habulin ko kayo kahit saan sulok ng mundo. Tandaan mo yan, ha? At ipapalik ko kayo lahat sa kulungan. Wala ding personalan, Joma. Sir, pwede na natin pasukin kung magbibigay ka ng kusignal. Siguradong lalaban sila. Armado sila. Hindi sila magpapahuli ng buhay. Kailangan nyo na magdesisyon. Mauubusan na tayo ng oras. Sige, ito ang gagawin natin. Element of surprise. Puputuloy natin ang kuryente ng presinto. Pag nawala na ng ilaw, saka kayo papasok. Para iligtas si Epe at hulihin ang mga preso. Yes, sir. Sige. Men, let's go! Boss Chief Mario! Parang alam ko na kalalabasan itong mangyayari dito, ah. Nakikita ko na yung laman ng report ko. Hostage drama, nauwi sa trahedya. Sarado niyo nga yung pintong yan. Ano ba plano? Ano plano? Boss Chief! Dito mga kasama. Ligtas tayo dito. Walang makakita sa atin dito. Ano gagawin natin ngayon, Aris? Ituturin natin ang sinasabi ni Rico. Gagawin natin ito para sa ating propeta. Ito ang magliligtas sa atin. Sigurado ka ba? Paano yung mga polis? Hindi niyo ba nakikita? Gumawa ng paraan si Bro para makaligtas tayo. Inilayo niya tayo sa kapahamakan para magawa natin ang utos niya. Ito ang misyon natin na sabi ni Rico. Huwag natin sila bibiguin. Ito yun. Tayo na mga kasama. Wala nang oras. Tayo na sa munisipyo. Madilim na. At malapit na rin ang 2 oras na deadline na ibinigay ng mga hostage takers sa mga otoridad. Pero parang wala pa rin resolusyon sa mga pangyayari. Mga friends, parating ang taong bayan. Sinato ko lang. Sugod mga kapatid! Ayos, Sinato! Pinita mo! Lalaban tayo! Sugod mga kapatid! Nasa panigyan ni si Bro! Sugod! Oh, Dante, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba pipigilan mo yung mga taong sumugod dito sa munisipyo? Yun nga eh. Natakasan kami. Nagkanya-kanya sila ng takbo. Ano? Kailangan mapigilan natin sila bago magkagulo. Lige na. Sumugod! Madali lang pa ako, sama. Hanggang dyan na lang kayo. Hindi nyo kami mapipigilan, Mario. Kailangan namin pasukin ang mga tao dyan sa loob. Mga masasamang tao yung mga nasa loob. Kailangan namin silang supilin. Sandali lang! Mga armado sila! Kayo rin ang mga armado! Ano gusto nyo, ha? Pag-away-away? Magpatayan? Hindi kami natatakot sa kanila! Mga kasama, di ba? Santino, paano mo sila mapipigilan? E mukhang nag-away-away na sila. Hindi ka pwede sumugod, Santino! Baka magkagulo, mapapama ka. Oo nga, paano kung doon nangyari na panikinipan ni Rico? Rico, tama ni Santino. Ikaw lang pwedeng kumausap sa kanila. Tama, Rico. Ikaw naman ang nagputo sa kanila na sumugod dito, eh. Rico, nakikiusap ako. Maniwala ka sa akin. Kailangan mo silang pigilan. Rico. Rico, ano nangyayari? Santino?
si Bro. Tinatawag niya ako. Rico, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya si Bro. Huwag kang makinig sa kanya. Rico, huwag kang maniwala kay Santino. Rico, nililin lang kanya. Rico, labanan mo siya. Huwag kang makinig sa kanya. Kagulo dun sa labas. Ano meron dun? Parang may away ah. Mga walang iyang ito. Abalahin pang pagtakas natin. Hoy, Mario! Patatapos na ang pulugit mo. Nasaan na yung helicopter? Kung hindi, patay itong si Epe. Tutuloy namin to. Pag yan itinuloy nyo, magkakasubukan tayo. Mga kasama, huwag kayong makamit sa kanila. Tinatakot lang nila tayo. Subukan tayo! Sugurin natin yan! Magsenda kayo. Sige, subukan nyo! Kung hindi, pagbabarili namin kayo. Subukan! 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 Okay. Sige, subukan nyo! Hey, patay na ako, patay! Ano? Tao dyan! Subukan! Rico, ako ang paniwalaan mo. Ako si Bro. Rico, huwag kang maniwala sa kanya. Tinan mo yung nangyayari, oh. Gusto ba ni Bro yan? Tingin mo? Gusto ba ni Bro na magkasakita ng mga tao? Tino, kailangan ko silang pigilan. Hindi ako naniniwala sa'yo! Rico! Rico! Tama na po! Huwag mo kayong sumugod! Mga bata, huwag kayo dito. Doon kayo. Nagkamali po ako! Hindi po si Brown yung nakausap ka! Makinig po kayo kay Rico! Nagsasabi po siya ng totoo! Huwag kayo maikinig kay Santino! Nililito lang niya ating propeta! Suguri natin ang mga kriminal na yan! Sugan! 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 Kumusin natin yan! Mga kriminal na yan! Sugan! Mga kapatid! Mga kapatid! Huwag natin na labas! Sugan! Jowa! Tapos na ang oras na binigay natin sa kanila. Kailangan na natin kumilos! Pare, tumakas na tayo! Mukhang hindi na nila ibibigay, hinihingi natin! Mga hayop na yan! Gusto na ng gulo? Ha? Patay na akong patay! Anong gagawin niyo? Magpapakamatay ba kayo? Umanda sila sa amin. Lalabas tayo ng lumang laban! Pagsubukod kayo! Mapipilita kami paputukan kayo! Hindi kami ang kalaban ni Mario! Nandun sa loob! Sila ang dapat yung paputukan! Sumahan na! Hindi yan! Thank you.
pagpapalitan tayo. Ang gusto ko ni bro, magmahalan tayo. May bukas pa sa iyong buhay. Tutunan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagkaramdam. Itanangin ko sa may kapal na sa puso mo. Napigilan ang pagdanak ng dugo kani-kanina lamang dito sa Bagong Pag-asa ng isang Himalay pinamalas ng kanilang miracle boy. The hospice drama that began this morning has ended in a miracle, preventing further bloodshed here in the small town of Bagong Pag-asa. Ang miracle boy na kinilalang si Santino ay sinasabing nakapanggagamot din ang mga may sakit at nagpapamalas ng iba't ibang Himala. Ayon sa report, isang nakakasilaw na liwanag ang nagpapigil sa mga armadong taong bayan at mga takas na preso na muntik nang magpatayan. Himala talaga yung nangyari, no? Bagong pero mo, hindi tinamaan ng bala si Santino. Kung nandun ka lang, makikita mo, mararamdaman mo. Tsaka hindi nga namin alam kung saan ang gagaling yung liwanag, eh. Pinakita sa amin ni Santino na nagkamali kami. Hindi dapat namin sinunod si Rico. Si Santino ang tunay na miracle boy. I'm glad it's all over now, Stella. Salamat kay Bro. Bro, tigilan niyo po sila. Fathers, isang himala na naman ang nangyari. Salamat kay Bro at wala ni isang nasaktan o nagbuwis ng buhay dahil sa nangyari. Actually, mga fathers, aaminin ko sa inyo, nung nakita ko si Santino sa kalagitnaan ng kaguluhan, eh, akala ko eh... Jose, huwag mo na ituloy. Alam na namin na iniisip mo. Tsaka, Father Jose, ligtas pa rin naman si Santino, di ba? Oo nga, pero iniisip ko lang, paano kung totoo nga yung panaginip ni Rico? Father, mahirap siguro sagutin yung tanong mong yan. Kung humihingi kayo ng kasiguraduhan sa akin na hindi mangyayari yung panaginip ni Rico, hindi ko maibibigay. Ang sigurado ko lang ay dapat huwag tayong magpatalo sa takot sa kung anuman ang maaaring mangyari para sa kabutihan natin at para sa kabutihan ni Santino. Amen? Amen. Amen. Ma'am, parang hindi ko na po yata kakayanin yung mga pinapagawa niyo po sa akin. Eh, sa nakita ko kanina, parang gusto ko na maniwala sa Himala. Saan ka masaniniwala? Sa Himalang nakita mo? O sa pinapakita ko sa'yo ngayon? Siyempre po, ma'am. Dito po. Mabuti kung gano'n. Kaya ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Guluhin mo ang buhay ni Santino. Masusunod po, ma'am. Tingnan lang natin kung hanggang saan siya ililigtas ng kanyang mga himala. Bro, maraming salamat po sa ginawa niyong pagligtas sa aming lahat at saka sa mga taga-Bagong Pag-asa. Santino, tapos na ang iyong misyon.
Iniligtas mo ang iyong kapatid at ang mga tao ng bagong pag-asa. Panahon na para matuto silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. No, baby, mukhang dadagsain na naman kayo ng mga taga-Maynila. Oh. Ito, oh, tingnan mo. Oo nga. Alam mo, pihado ko, nabalitaan na naman nila yung himala ni Santino. Kaya ayan, papunta sila dito para magpagamot. Hindi lang taga-Maynila ka mo. Pati foreigners, oh. Ayan, no, tingnan mo. Oh, foreigner. Hi, how much for your toothbrush? Huh? Uy, mami, di mo ba narinig? Toothbrush daw. Ayoko nga, sweet happy. Nakakalimutan mo na ba? Galit ako sa mga reporter na yan. Ikaw, mami, ha? Tigil-tigilan mo na yan, ha? Pagkatapos ng nangyari sa munisipyo, na muntik na tayong matamaan ng bala. Ha? Tama na! Tigilan na natin to, ha? Tantanan na natin yung pag-reporter na yan, ha? Walang maidudulot na mabuti yan sa atin. Dito na lang tayo sa tindaan. Magtinda tayo para kumita tayo ng malaki, ha? Excuse me, how much for a toothbrush? A toothbrush? Toothbrush. Yeah. 10. Oh, wait. Toothbrush! Excuse me, Joe! Sweetheart, ikaw na. Hayaan mo na yun. Wala sa kanila yan. Alam mo, sweetheart, papayag na ako. Huwag na tayo mag-reporter. Magtitinda na lang tayo dito. Okay, Akad. Ikaw talaga, ha? Pag dollars ang pinag-uusapan, hindi na mo nagbabago isip mo. Eh, siyempre naman, sweetheart. Ito na ang paraan para makaganti tayo sa kanila. Oy, oy, oy. Ako nakabenta. Na dalawang isip ka pa. Oy, sa Mrs. Siksek, saan? Naniniwala ba kayo na himala yung ginawa ni Santino? Oo naman. Isipin mo, biglang nagkaroon ng eclipse, tapos biglang kumidlat. Eh kung hindi himala yun, ano yun? Eh paano na ngayon yan? Sinara na yung kapila ni Rico. Inamin na rin yan na nagkamali siya. At hindi siya ang mensahero ni Brooks. Ibig mo sabihin no, si Santino ulit ang miracle boy niyo? Si Santino naman talaga ang tagapagligtas ng bagong pag-asa. Tama, si Santino talaga tagapagligtas namin matapos na nasaksihan namin. Oh, eh pagkatapos yan, ano pang hindi niya kayang gawin? Santino? Ay parang lalim na inisip ko. Problema ba? Wala po, Tay. Tinitingnan ko lang buong paligid ko. Naalala ko bukas yung sabi sa akin ni Father John. Ang tanong na sinabi sa'yo ni Father John? Sabi po ni Father John, pagkatapos ng isang tragedy, tumingin ka lang sa paligid mo. Makikita mo yung ganda ng nililikha ni Bro. At lahat po ng ginawa niya, may dahilan daw po yun. Kailangan mo lang daw po makita. Dali pa po kayo Maynila, Father. Nabalitaan po namin ang nangyari kay Santino. Maasa kami mapapagaling niya ang anak namin. Eh, pasensya na po kayo. Hindi na po nagagamot ang bata ngayon eh. Maawan niyo na, Father. Tulungan niyo naman kami. Ay, sana po maintindihan ninyo, no? Ilang beses na rin kasing napahamak yung bata dahil doon. Nakakaawa na rin kasi. Sandali, sandali! 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 Bro, tulungan niyo po siya makalakad. Pagalingin niyo po siya.
nangyari? Hindi ko po alam, Tay. Hindi po ata tumalab yung panggagamot ko. Ano ba kung magagaling mong anak ko? Tama! Pinagi yata sa Santino, hindi marunong gamot yan! Hindi si Santino! Nagkagamot talaga siya! Mga kasama! Hindi peke si Santino! Nagdadamot lang yan! Ayaw lang niya tayo tulungan! Nilaso niya ang utak ng ating propeta. Kaya ngayon, wala nang gagabay sa atin. Kaya kailangan siya ang pumalik kay Rico. Tara, punta tayo sa monasteryo. Kunin natin si Santino! Tara! Mario, yung mga tao nagsuguro doon sa monasteryo. Si Santino nasaktan.